ako ng caterpillar. Sa gabi yun. Hindi sa San Fernando. Papa ka nakain. Ay naman, kinakain. Kinakain naman itong laman ito ah. San Fernando. Sala mo na yan, oh. Yan ang ripot. Luto na. Luto na yan. Yan, ito po yung matingin ako itong San Fernando. Luto na po yan. Malambot na yan. Inuna ko yan, eh. Tsaka manipis pati ang gayat ng bungo na yan. Usok. Ayan pa. Iluload pa namin yan. Lord, may tatanong nga pala ako sa iyo. Ano nga pala ang magandang mga benepisyo makukuha ng ating baboy sa pagkain ng San Fernando? Alam niyo po ba kung ano ang sustansya ang makukuha ng ating mga alagang baboy sa San Fernando na ating pinapakain sa kanila? Ito po yon. Ang San Fernando ay rich in fiber at protein. Ang fiber ay tumutulong sa digestion ng ating mga baboy at nagbibigay din ito ng nitrogen balance sa kanilang mga katawan. Ang dahon naman ng San Fernando ay siyang nagbibigay ng potential protein source sa ating mga baboy. Mostly doon sa ating mga inahe na buntis na at ito ay nakukuha ng mga biik na nasa loob pa ng tiyan ng inahin. Wow! Napakaganda nga pala talaga ipakain ng mga San Fernando sa mga alaga nating baboy. Lalong-lalo na pala sa nabubuntis nating mga baboy. The best pala ito. Kaya mga katropa, huwag tayo mag-atubli na magpakain din ng mga San Fernando. Tara, samahan nyo akong magpakain ng San Fernando sa ating mga alagang baboy. It's my life. Yun mga katropa, tayo magsisimula na magpakain ng baboy. Prepare muna tayo ng kanilang kakainin. Ito yung ating nilutong San Fernando. Yan, makikita po natin kung gaano sila kasarap kumain ng San Fernando. Ito po yung napakasarap sa kanila. Patayin po natin para dun sa inain at saka dun sa mga maliliit na baboy. Tapos pakalan po natin sila ng mga itong darak na may lahok na commercial pigs. Ayan, tayo po itipid dyan. Punta ka lang po. Gutom na po yung ating mga baboy, oh. Para manghihingi na. Marami na tubig. Para haluin natin. Pwede natin ang ating pagkain na talagang masarap ito. Masarap sa baboy. At saka masustansya pa. Huwag natin pakain ito yung mga naiingay natin baboy. Okay.
So ayun, yung mga tingay na maliliit. Ayan. Tingnan po ninyo sila, talaga pong kaya akong lalakas kumain kasi nag-uunahan. Ayan po. Ano suwagin? Kaya po nag-uunahan sila. Katasit, kailangan po muna tapos sa kanina. Kain na rin po natin itong ating malaking baboy nito. Kailangan po ninyo kung kaya po sila kagalang kumain. Talaga pong bag po nga pala kami nagluluto ng mga San Fernando, bali nilalagyan po namin siya ng asin. Kung wala po kaming asin, kung may mga stock po kaming mga baguong, mas okay po kasi mas malasa po yun. Yun po yung ginagawa namin itong palasa para po mas ganado silang kumain. Ganadong-ganado. Ito yung ating mga mga native pig na maliliit na maliliit. So talaga pong ayan po, ubus agad nila. Ito po ay hindi po natin tinitipid sa pagkain hanggat kaya po nilang kumain. Yan po ay talaga pong binibigyan natin para hindi po paudlot ang kanilang paglaki. Hindi po natin nilalagyan ng limitasyon ng kanilang pagkain hanggat kaya po nila. Total, mga mura lang naman po yung ating mga binibigyan na pagkain. Luto lang uwal na dito kasi marami sa amin, dito po sa amin may marami pong mga pagkukunan ng mga pwedeng pagkain dito, tulad po ng San Fernando. Hinihingi lang po namin sa mga kalakalapit dito at saka po kung saan tumutubo lang dito sa bundok. Hinihingi po namin sa may-ari at saka po kinukuha namin. Tapos pagkatapos po namin hingihin sila, sinasama na po namin yung mga bungo nila. Tinatanim din po namin para po dumami po yung aming mga San Fernando. Nasa gayon po, pag lumaki na po sila, dire-diretso lang po ang aming pag-harvest. Ayan po. Kaya ganaan po sila ang ganadong ganad. Dati po ito, nung una sa akin, nung nakapunta sa akin itong mga ito, medyo sapayan po sila. Bali, mga isang linggo po, pinurga ko po agad sila pagdating dito. Yan, ngayon na po yung naging resulta nila nung pagkatapos kong purgahin. Dire-diretso na po yung pagkain nila, naglumakas na po sila. At saka po, yeah, bumilog na rin po yung kanilang mga katawan kasi nga po hindi po natin natitipid sa pagkain. Ngayon na, bali, ubos na po niya. Hindi na po natin latari. So, mga ka-tropa, supportahan niyo po ang aking YouTube channel. Nasa ganun po, marami po ako sa inyo ma-share na mga videos. Huwag po kayo mag-asawa sa amin. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-like rin po ninyo ang notification bell button para po lagi kayong updated sa ating mga video. Ito po yung ating inahin. Bali, ito po yung napakastahan na po natin. Ayan. Ito po yung buntis na. Abang-abang po tayo sa pag... Patay po tayo na paglaki ng tento niya. I-update ko po kayo kung sa paglaki ng tenery hanggang mga anak po. Ayan. Bilog na bilog. Yun, mga ka-native pigs. Nandito na lang po muna ang ating video. Maraming salamat po sa pag-suporta at pag-obvious po ninyo sa amin.
dun po sa mga veteranong nag-aalaga ng native pigs, pwede po kayo mag-comment dito para po mabasa po namin ang inyong mga komento nang ma-share din po natin sa mga kapwa nag-aalaga ng native pig at saka dun po sa mga gustong mag-alaga ng mga native pig para po mas marami po kaming matutunan sa inyo. Nang sa ganun po ay hindi po kami mahirapan. So maraming maraming salamat po ulit sa inyo. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Bye bye!